to each and everyone. Welcome to the launching of Gathering of Knights and Kings Incorporation here at Shangri-La West Restaurant. And to make an opening remarks, he's the president of Gianchetto Realty Development Corporation. Ladies and gentlemen, Asia's first grandmaster, Eugene Cohen. Good afternoon, everybody. Thank you very much sa pagbibigay ninyo ng inyong panahon and efforts na maging makasama dito sa launching po ng ating Gathering Knights and Kings sa Incorporated. Kaya ako sa sinuggest din na imbitahin lahat ang mga presidente, past or present. Dahil talaga po ang intensyon ng Gathering of Knights and Kings ay masuportahan po ang National Chess Federation of the Philippines, dahil napakahirap po yung ginagawa ng National Chess Federation para ma-promote po ang chess. Alam ko po yun dahil naging presidente rin po ako. Isang taon akong naging presidente dahil hinihingi ng pagkakataon. Pero syempre, at the same time, nag-active pa rin ako. So, conflict talaga. Kaya, nakiusap ako after one year kung pwede ang maging presidente after nun sa akin, kung may panahon siya, ay si Matt Defensor. Alam niyo po, napakahirap ang maging presidente. Naramdaman ko yon dahil talagang para maitaas mo ang Philippine chess, kailangan ibaba mo yung sarili mo. At that time, talaga napakahirap kong basta makakuha lang ng suporta, napakahirap po. And at that time, malaking bagay na sumusuporta na sa akin si yung past president natin, si Matt Defensor. So, and then after that, 3 years din na nagpresidente si Matt, at alam ko rin po yung binigay niyang dedication at sakripisyo doon sa pagiging presidente niya. And then, of course, noong the time na siya ay pinalad na i-represent ang third city ng Quezon City, nag-break off na po siya dahil sabi niya, Eugene, kung pwede, may iba naman na kumuha. So, naintindihan po namin dahil talagang mabigat ang trabaho ng presidente. And then after that, pumasok naman ang past president ko, Tengko, na in the meantime, at that time, mayroong vacuum ng leadership, siya yung sumalok. So, after that, nag-beg off na rin si Go Tengkok dahil marami po siyang ibang kasing hinahawakan na sports. So at that time, naghahanap kami, and buti naman at ando doon na nilapitan natin ang ating presidente ngayon, si Butch Pichai. At alam ko nagtatawagan pa sila ni Matt Defensor. Sabi ni Butch, oh, huwag mo akong iwanan ha. So yun, nagtutulungan sila. So we are very fortunate na itong ating mga presidente, binibigay po nila ng malaki para masuportahan at maging successful po ang Philippine Chess. So, kung pwede po, ang biyak po Philippine Chess, palakpakan naman natin ang ating mga presidente. Ngayon, nung naimbita po ako dito sa sa Gianchetto, sabi ko kay Mr. Riligan, hindi naman ako magaling sa construction. Sabi naman niya, don't worry Eugene, dahil ang construction parang chess din yan. So somehow, sa construction, pag hindi ko naintindihan, in-explain sa akin ni Mr. Riligan, through chess. Very grateful naman ako dahil sabi naman ng ownership at yung management na walang problema on that regard, Eugene. Dapat lang ang priority mo ang chess. Dahil unang-una, yung ipinido mo ay chess na. So, yun ang biro sa akin ng Mr. Ligan. So, actually, ito 4 years ago, parang nagkaroon ito ng occasion every Christmas. Kaya nga tinawag ng gathering, para every Christmas, nagkikita-kita yung lahat ng chess players. Actually, during those 4 years, merong mga bright ideas, good ideas.
pero hindi na-actualize. Pagkatapos ng gathering, hanggang kwento lang. So, hindi na-realize. And doon nakita na kailangan kasi maging official na, ma-formalize na yung grupo. Para kung ano yung mga good ideas at gusto nating makatulong sa Philippine Chess, sa National Chess Federation, ay ma-actualize na, magagawa na pagka meron ng grupo na formal na. So ito na po, kaya na po na-create na ito ngayon. I think historic ito. So, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po. All right.